Hello guys, update tayo. Ayan, sa top trending stocks. And don't forget to subscribe sa ating channel, ano. So, first video to, tapos yung second video ay mamaya. Pagkayari na to kasi mag-upload pa ako eh. Ayan, tapos sa mga nagtatanong, taga-kabanatuan po ako, ano. Ayan, so, sa Friday, wala tayong video. Then, sa Saturday, probably, baka gabi na. Mga 8 or 9 na ako makapag-upload nun, ano, or 10. So, it depends kung anong oras kami makaka-uwi. So, let's start. First, ayan, sa ating top trending, ASEAN. So, ano ba nangyari? Retest lang ulit dito sa may resistance guys, ano? So yung support kitang-kita na build up na dito sa 4.58, 4.6, then yung resistance andito guys sa 4.8. So this one pagka nag-rally pa to, probably ang next natin dito target 5.03. Or sa may 5 malapit, ano? Dito guys. Ayan. So we have a nice breakout. Then slight pullback. Ayan. No? Then sa ano natin, sa daily chart. So I think naman medyo maganda at clear naman yung kanyang itsura, no? Ayan, pero since nasa resistance, tignan natin kung babalik sa may support. Ayan, pero clear pa din to, no? Ayan, kung titignan natin overall. So, maganda yung pagkakaan niya rito. Parang double, ano siya eh. Double bottom, ano. Right here. Pero tignan natin, ano, kung magbe-breakout ba dyan or hindi. 200 day. So, doon nag-retest at nag-hold. Which is good. So, breakout. Nice. Then, pullback. Then, bounce lang. Ayan. Good. Looks good naman to, no, for ASEAN, yung kanyang chart right now. Then yung plus, next one plus na tayo guys. Ayan, so quick update lang to, no. Ayan, para sa weekly natin, since nasa ano na to eh, retest na to guys, ano. Ayan sa kanyang all-time high. Then right now, medyo namumula actually. Ayan, tapos nalaglag dito sa may support. 12.9, malapit sa 13. So the question is, saan kaya magko-close to this week? No? So for now, ayan, pagka-chinek natin kahapon, sa support, nag-close. Pero ngayon, kung titingnan natin, malapit sa resistance, no? So this one tignan natin. Ayan, kasi na invalidate yung ating ano dito eh. Cup and handle pattern, ano, we have here cup tapos handle. So yun nga lang kasi may ano dito, sell off na nangyari yo. Huge red candlestick. Ayan, pero tignan pa rin natin. Hindi pa naman tapos to eh. No? So hangga't hindi naman siya bumabagsak pa. So for now is still intact pa din yung kanyang itsura, no? Ayan. So next one is AGI. At sa mga may request, mag-comment lang kayo kasi palaging nawawala yung listahan ko. Ayan. So yahabol natin yan this week. Ayan. Mag-separate video tayo kung sakasakali. For EGI, support. So, support to for this one. Malapit sa, let's say, 8.6. No? So, in between kasi tinignan natin dito eh, for EGI. Pero, pwede pa rin bumalik to dito, guys. Sa 7.8. Ayan, kung magra-round up tayo, ano, sa first decimal. So we have here some touches. Okay.
So this is valid support for AGI. Ayan, so for now, so I think medyo pas safe kung ano to, no? Kung dumiretso rito sa gawing baba yung ating RSI sa weekly, since yung ating stock dito is nakalubog na rin, eh, no? Ayan, then sa ano, sa daily chart, bearish crossover here, stochastic galing sa taas, goods. So meron pa din tong hulog, ano? Same here for ano natin, ayan sa RSI, hindi pa siya oversold, eh. Kaya pwede pa rin na ano to, malaglag hanggang dito, ayan sa may 7 pababa, no? 200 day. So this is very important, of course, yung 200 natin. And so far wala pa naman tayo nakikitang improvement dito, guys, no, for AGI. So iba kasi maganda na itsura, eh. Pero for this one, wala pa. Wala. Ayan. Tapos dito, check natin dito, weekly. Weekly muna tayo dito, guys. Dito. So for dito, okay. So pababa na to. So ang pinaka ano dito, pinaka safe. So kung malaglag dito sa 1.8 support to, eh. Ayan. So yun nga lang, kung babalik dito, eh, tingnan natin. Ayan, kasi malapit lang din siya sa support na to, eh. So may current support dito, eh, no? Ayan. Dos, tapos yung next, ayan, sa 1.8, no? Then sa daily chart, nakalubog na rito, guys. Lubog, tapos nakabaluktot. So maybe maka-experience tayo ng short bounce dito, no? Short bounce, yes, pwede. So at least baka pwedeng po andito pumitik sa may 2, ano? Since nag-close sa below 2, ayan, 1.94. So pwedeng ganun yung maging setup dito. Ayan, sa short term, of course. Pero pagka-check natin kasi, still bearish pa rin to, no? Based sa ating 200 day. Ayan, no? So, still pabagsak pa rin yung kanyang trajectory ng 200. And supposed to be, kung bullish yan, eh, dapat paakyat na yung kanyang 200 day, ano? Diba? Eh, since pababa pa rin. Kaya still, for me, in my opinion, bearish pa rin to dito, no? Then ATNX, ATN, so maraming beses na natin to na cover din, no? Wait lang, ayan. So for now, check natin. So still possible pa rin na mag-retest to dun sa may ano natin, sa may target natin, 0.69, 0.7 to 0.72. Ayan, so pwede pa rin mag-retest dun, guys, no? Since meron tayo dito pinagbasihan before. Ayan, no? So mga retest to kasi, eh. Ayan. Then here possible, no? So mga retest yan for ATN. Let's see. So pagka nangyari yung possible, mag ano to, magkikreate ng bearish divergence, no? Then dito naman, so still looks good. So tingnan natin kung siya ay makakapanik, especially yung ating RSI. So medyo ano siya, papataas, ano? So yun nga lang, gradual. 200 day, yes, still goods. Ayan. And last but not the least, etong JGS. Ayan. So first timer, I think first timer to ngayon. At palaging nagte-trending pa iba-iba, no? So ang typical dito, ayan, ATN plus. So
for now kay JGS guys, nauntog na sa may support 25.8 let's say. Ayan, sa may green box. Since nasa ano to, support. Okay, plus may divergence dito. Kung titignan natin, higher low here sa RSI, tapos lower low sa ating chart. Ayan o. Okay, so it means pwede mag-rally to. And yung pinaka main point or yung pinaka malapit na ano natin, pwede i-target dito na resistance. Ito yun, 29.7. Or kung magra-round off tayo sa whole number, 30. Sa 30, ano? Ayan. So, pwedeng ganun yung ano rito, yung maging setup for JGS. No? Since yung ating ano naman, stock dito sa daily chart, ay oversold. No? Pwede. May confluence, ano? Same here. May divergence. Ayan, no? We have here higher low, then okay, ayan, we have here lower low guys, no, low then lower low, so it means pwede, possible dito guys, and ito nga yung first target natin, no. Of course yung 200, so we want to see this. Pero sa ngayon, sad to say bearish. Ito. Okay. So for now bearish ano, kung titingnan natin yung kanyang big picture. Since ayun no, lower high tas lower low eh. No. Bearish long term. Pero short term, so maybe pwede tayong mag-rally, no. So I think tapos na po tayo guys at maraming salamat po sa panonood and see you po sa next video. Bye-bye and God bless.